Hello class, so in this video, we'll be discussing the elimination of arbitrary constants. So solving a differential equation is finding the function upon which the differential equation is built. So this is done through the process of integration to evaluate the derivatives in a function. So ginagawa natin, pag hinahanap natin yung solution ng isang differential equation, ini-eliminate natin yung differentials natin sa derivatives by integration. And kapag nag-i-integrate tayo, familiar naman tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng arbitrary constant. And this arbitrary constant represents a numerical term on the solution. Thus, if you have a general solution, and then we try to eliminate the arbitrary constant, then we are working backwards to find the differential equation. So, ganun yung nangyayari kapag nag-eliminate tayo ng arbitrary constant. Now, define muna natin ano ba yung arbitrary constant. Familiar naman na siguro tayo dito, but reviewin natin. It is an arbitrary constant is a constant whose value could be assumed to be anything just as long as it doesn't depend on other variables in an equation or expression. So, an arbitrary constant daw, it can be any numerical value or anything equivalent to a numerical value. Like, let's say for example, ang arbitrary constant natin, it could represent any number or any integer like 3, 4, 5, etc., negative 1, negative 2. Pwede rin niyang i-represent ang e or let's say for example, e raised to 4. Kasi kapag in-evaluate natin yung e raised to 4, that's still a numerical value. Logarithm of a number that can also be represented by an arbitrary constant. Now, to eliminate an arbitrary constant, ang unang ginagawa natin is inaayos natin yung equation natin tsaka natin siya dinidifferentiate. Diba alam naman natin na kapag nagdifferentiate tayo ng constant, ang derivative ng isang constant ay zero. So natatanggal natin yung arbitrary constant natin. So aside from differentiation, ang pwede rin natin gawin is mag-substitution tayo o kaya mag-elimination. So, the number of arbitrary constant is also the number of differentiations that must be performed in order to get the differential equation. So, ibig sabihin, the more constant na meron tayo, then the more number of differentiations yung kailangan natin na gawin. So, para mas maintindihan natin, tingnan natin tong example na to. We have number 1, x cubed minus 3x squared y is equal to c. Una natin gawin, tingnan natin yung equation natin. Mapapansin natin, ang arbitrary constant natin dito is itong letter C. Now, itong C na to, nasa kabilang side na siya ng equation. Pagkatapos, wala rin nakadikit sa kanya na kahit anong variable. So, therefore, kapag dinifferentiate natin itong equation na to, hindi siya, sigurado tayo na itong C ay magiging 0. So, pag na-check na natin ngayon yung equation, or nakita natin na pwede siyang i-arrange in such manner na agad-agad pag nag-differentiate tayo, mawawala yung arbitrary constant natin. Pwede na tayo mag-proceed. So, kapag nag-differentiate tayo, yung derivative ng x cubed, that is 3x squared dx. Tapos, ito naman, mapapansin natin, this is a product. So, product rule yung gagamitin natin dito. So, 3x squared times the derivative of y, so that is dy, minus 3y, 3 times y, tapos derivative ng x squared, that is 2x, times dx. To be exact, ang derivative ng 3x squared is 2x dx is equal to 0. Then, we will have 3x squared dx minus 6xy dx minus 3x squared dy is equal to 0. So, usually kapag may ganito tayong equation, sinisimplify natin. So, napansin natin lahat sila pwedeng i-divide sa 3. So, divide natin yung whole equation by 3x. So, we will have x dx minus 2y dx minus x dy is equal to 0. Then further, pwede nating i-factor out si dx. Pag finactor out natin si dx, we will have x minus 2y dx minus x dy is equal to 0. Now, this is our differential equation. So, from our general solution, which is this one, na may arbitrary constant, in-eliminate natin yung arbitrary constant natin, and pag-eliminate natin sa kanya, nag-arrive tayo at our differential equation.
So, expect nyo na, ibig sabihin nito class, kapag ka nasa next chapter na tayo at nagsosolve na tayo ng differential equations, at ito yung given sa atin, at pinahanap sa atin yung general solution, ito yung lalabas. So, nagkaka-idea na siguro tayo paano tayo on the next chapters. Next, another example. Ito, different way naman yung pag, ano natin dito, pag find ng answer. So, we have x squared y equal to 1 plus cx. So, pwede natin gawin dito, eh, syempre, i-divide natin yung whole equation by x para pag dinivide natin siya, pag nag-differentiate tayo, matatanggal agad yung c. So, but I'm going to show you a different na solution. So, ang gawin natin, differentiate natin agad. So, pag dinifferentiate natin agad yan, x squared y, that's a product. So, that is x squared dy plus 2xy dx equal to derivative ng 1 is 0. Derivative ng cx is just c dx kasi c is a constant. Hindi variable yan. So, hindi na siya product. Next is divide natin yung whole equation by dx para ma-isolate natin yung c. So, we will arrive ngayon at c is equal to x squared dy over dx plus 2xy. Now, ang gawin natin ngayon, nakuha natin yung value ng c. So, ang gawin na lang natin, i-substitute natin yung c dito sa original na equation natin. So, substitute natin, we will have x squared y is equal to 1 plus yung value ng c. Ito yon, nilagay natin siya dito. So, simplify na lang natin yung equation. We have x squared y plus 1 plus dinistribute natin yung x. We will have x cubed dy over dx plus 2x squared y. X squared y dx is equal to dx, I mean may space dito ha. Wala, nakalimutan ko lang i-enter. So, we will have x squared y dx is equal to dx plus x cubed dy plus 2x squared y dx. So, linawin ko lang. So, on this part, ayan, may line break dapat dito. So, hindi ko lang na-enter. Ayan. So, simplifying the solution further, ilipat natin lahat ng sa kabilang side, i-equate natin sa 0. We will have dx plus x cubed dy plus x squared y dx is equal to 0. Now, ang isang usual na practice na ginagawa natin is inaalis natin yung dy tsaka dx. Kumbaga, hinihiwalay natin sila. Kasi, di ba, ano to? Differential equation. So, minsan gusto nating makita ano ba yung independent variable tsaka dependent variable. So, mas madali nating mahanap yun kung mapaghiwalay natin yung dx. Ay, yung mga differentials, I mean, kung ma-factor out natin siya. Kasi pag na-factor out natin siya, pwede nating malaman kung pwede ka bang magkaroon ng dx over dy or ng dy over dx. So, from this equation, nilabas natin yung dx. Ang kinalabasan class is x squared y plus 1 multiplied to dx plus x cubed dy is equal to 0. So, nakita nyo, ang ginawa natin dito na process is nag-substitute tayo. Now, if you try na itong x i-divide nyo sa whole equation para c na lang yung makikita natin dito at kapag dinifferentiate natin siya ay tanggal agad yung constant natin, dapat mag-arrive tayo at the same answer. So, pwede nyong gawin yun. And next example naman natin, we have y is equal to c sub 1 e raised to 2x plus c sub 2 e raised to 3x. So, pwede rin na ang gawin natin dito is i-isolate natin yung mga arbitrary constant natin. Kaso kung mapapansin natin, dalawa yung arbitrary constant natin. So, dalawang beses tayo na kailangan mag-differentiate. So, kung ihiwalay natin, for example, divide natin yung whole equation by e raised to 2x, mag-differentiate tayo ngayon ng quotient. So, medyo mahirapan tayo mag-differentiate noon. Pagkatapos, mag-differentiate pa tayo ng isang beses, so kailangan tanggalin na naman natin yung ihiwalay na naman natin yung arbitrary constant natin sa mga values nung sa mga terms na may nakamultiply na variable. So magiging komplikado yung solution natin. So kapag ganito yung problem, ang pwede nating gawin is just elimination. Kasi di ba, dalawa yung arbitrary constant, dalawang beses kang magdi-differentiate,
makaka-form tayo ngayon all in all ng tatlong equation. And alam natin kapag meron tayong tatlong equation, tapos meron tayong dalawang variable or dalawang constant na gusto nating matanggal, pwede natin yung makuha by, yun nga, a series of subtraction or addition or manipulation of the equations. So, gawin natin, diretso sa differentiate na tayo. So, differentiate natin, first equation natin is yung given, which is y is equal to c sub 1 e raised to 2x plus c sub 2 e raised to 3x. Now, kunin natin yung first derivative. Ang first derivative niya is y prime is equal to c sub 1 e raised to 2x plus 3 c sub 2 e raised to 3x. O, before we proceed, konting review lang tayo with calculus. Kasi baka mamaya, nagtataka kayo, sir, bakit po kanina ang derivative ng y ay dy? Ba't ngayon, sir, ang derivative ng y ay y prime? O, naturo naman siguro to most likely, pero refresh lang natin. Kasi magkasunod na problem, tapos magkaiba yung kinalabasan ng sagot, kumbaga. O, para malinaw sa atin. We have y is equal to c sub 1 e raised to 2x plus c sub 2 e raised to 3x. Ang gawin natin, i-differentiate natin siya sa paraan na ginawa natin dun sa previous problems. Pagkatapos, tingnan natin kung ano yung kakalabasan na answer. So in this case, ang derivative ng y natin is dy. This is equal to, ang derivative nito is ngayon magiging 2 dx. Kasi ang derivative ng 2x ay 2dx. C1 e raised to 2x plus 3dx e raised to 3x. Now, if we divide the whole equation by dx, we will arrive at dy over dx is equal to 2 c sub 1 e raised to 2x plus 3 c sub 2 e raised to 3x. Now, we alam natin that dy over dx, this is equal to y prime. So, similar na lang siya dito sa kinalabasan natin kanina. So, kumbaga parang shortcut lang siya kung tutusin. Kasi from this equation, kitang-kita naman natin that y depends on the value of x. So, alam natin that y is our dependent variable and x is our independent variable. So, kaya inassume na natin agad yon and nilagay na natin agad is y prime. So, yon. Next is, kunin natin yung second derivative. Oh, that's simply the first derivative of the first derivative. Yun yung second derivative natin. So, we have y double prime is equal to 4c1 e raised to 2x plus 9c2 e raised to 3x. Ayan, may tatlo na tayong equation. Eliminate na tayo ng arbitrary constant. Okay, first na gawin natin, yung equation 1, i-multiply natin by 2. Then, i-subtract natin siya kay equation 2. So, yung equation 2 natin, ito yan. And then, ito yung equation 1 natin multiplied by 2. So, kung mapapansin natin dito, kapag sinubtract natin siya, mawawala na yung terms na to. So, pag nawala yung terms na yan, wala na rin yung c sub 1 natin. So, we will arrive at y prime minus 2y is equal to c2 e raised to 3x. This is now our equation 4. Next, gawin natin, si equation 2 multiply natin by 2, then isubtract natin kay equation 3. This is our equation 3. This is our equation 2 multiplied by 2. So, makakancel ngayon tong term na may c. Ang matitira na lang class is y double prime minus 2y prime is equal to 3 c sub 2 e raised to 3x. That is our equation 5. Now, may dalawang equation tayo. Isa na lang yung constant natin. Gamitin natin sila. Gawin natin is si equation 4, multiply natin by 3, and then isubtract natin yon kay equation 5. Equation 5 natin is y double prime minus 2y prime is equal to 3c sub 2 e raised to 3x minus our equation 4 multiplied by 3, that is, 3y prime
minus 6y is equal to 3c sub c sub 2 e raised to 3x. So, makakancel na to pag sinubtract natin yan. So, matitira na lang class is y double prime minus 5y prime plus 6y is equal to 0. So, natanggal na lahat yung arbitrary constant natin. So, therefore, this is our differential equation and also our final answer. So, that's it for elimination of arbitrary constants. Ang gawin nyo na nasusunod is answer the exercises.